Oh, hi, good morning. Oh, so gawin natin ito ngayon, ha? Okay, okay. So, good morning guys. This is Ate Glo from Ate Glo's Tutorial Services. And once again, magbablog po tayo pa for the sake of the grade 5 students who finds it hard para dito sa kanilang subtraction of fraction. Okay, so we will try to make this simple as it is para po maintindihan ninyo. Babagalan po natin, tatagalugin natin para noon ang mga grade 5 students ay makasunod. Okay, so I suggest, habang nagdi-discuss si Ate Glo, kuha na kayo ng inyong mga ballpen, okay, ng inyong papel, para nun sabayan ninyo, ha? Okay, so, sa mga tuloy na nagme-message po kay Ate Glo sa Messenger, maraming salamat. And, for those who watch my videos, if you like the video, okay, so make a thumbs up, make your comment down below kung ano po yung nakita ninyo sa video. And if you like this video, mag-comment po kayo what next lesson would you like me to tackle next, no? And for those who have not subscribed yet to my channel, please do subscribe. And hopefully, these vlogs would be of help to the students out there in their modules. Okay, so if ever, limbawa, hindi ninyo nasagutan yung mga modules ninyo, ha, yung mga worksheet ninyo, don't be, what do you call this, don't be so much burdened for that, okay? So, mapapag-aralan din natin yan. Ako, actually, there are times may mga lesson din ng mga anak ko na hindi ko na naiintindihan. So, pinapahinga ko kasi talagang sabihin natin, gusto nating matutunan. Kaya lang, since the situation is not that better for us to make the face-to-face, no? So, kailangan mag self-study tayo, okay? So, we have come up with these vlogs para po makatulong sa inyo. So, hopefully, this another lesson will be of help to the grade 5 students, no? Okay. Actually, this is not only for the grade 5 students kasi meron na tayo from grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, and even to the higher levels sa grade 7, no? Okay. So, proceed tayo ngayon dito. Okay. So, from here, nakita natin this is 9 and 1 over 8 minus 2 and 6 over 8. So, dito, paano tayo magbabawas ng 1 over 8 minus 6 over 8? Okay, so hindi po pwede kasi si 1 ay kulang, di ba? So tayo, kapag hindi natin, kaya hindi pwede, manghirap tayo dito sa whole number. Okay, so si 9. So si 9, manghihirap tayo kaya si 9 ay magiging 8 kasi siya ay magpapahiram. Dahil ang denominator ninyo ay 8, kaya magkakaroon kayo dito ng 8 and 8 over 8. Okay, so ito yan, ha. So, 8 over 8 is considered as 1 plus 8 is equals to 9. Okay, ito 1 over 8 ninyo ngayon, itagdag ninyo ngayon dito yung 1 over 8. Kaya siya ay magiging 9 over 8. Okay, ito na yung bago niya. 8 and 9 over 8. Kanya? At saka natin ngayon ibawas itong 2 and 6 over 8. Okay, ayan, ha? Okay, ngayon itaas ko lang. So, ito dahil binago na natin, si 9, nagpahiram, si 9 ay naging 8. Okay? 8 and 1, 8 and 8 over 8. So, si 9 ay naging 8, no? Dahil idinagdag na natin, ilagay na natin ito ngayon bago natin. 8 and 9 over 8. Lagay natin ngayon dito. Magiging 8 and 9 over 8. Si 9 and 1 over 8 ay magiging kapareho ng 8 and 9 over 8. Ibawas natin ngayon si 2 and 6 over 8. Okay, so pwede pa ganyan, ha? Okay, pwede rin naman na gawin natin pa ganito para mas madaling makuha ng mga bata. 8 and 9 over 8. Okay, ibawas natin si 2 and 6 over 8. Ayan, para mas nakikita ninyo. So, yung ganitong arrangement, pwede to. So, ito yung makikita ninyo sa inyong worksheets. Ito naman ay hiniga natin para noon mas makita ninyo. Okay? So, ito yan. So, 9 bawasan ng 6 ay 3 over 8. Okay? So, 8 bawasan ng 2 is equals to 6. Okay? So, yun yun. So, pagka ganito yung inyong arrangement doon sa inyong worksheet, ganito pareho din noon. So, 9 bawasan ng 6 ay 3 over 8. And then, 8 bawasan ng 2 ay 6. Yan. Kaya ito ngayon yung sagot ninyo. 6 and 3 over 8. Oh, so, ito ay patayo, ito naman ay pahiga. Okay? So, paano man siya ang arrangement niya, ang importante ay nakuha ninyo. Okay? So, another one. Bigyan ko kaya isa pa. Okay?
Tandaan ninyo, kapag ka mababa ang numerator nung isa, so we have to borrow. Okay, so halimbawa, ito yan. Sabi nyo, 1 over 7. Okay, lagay tayo dito halimbawa ng 8. Ibabawas natin ang, let's say, 6 over 7. Mataas, di ba? Tapos ito ay 1. Okay, so ito yung pinaka-problem natin. 8 and 1 over 7, bawasan ng 6 and over 7. Okay, sabi natin hindi pwedeng magbawas kay 1. Okay, yan ha. So, si 1, bawasan daw ng 6. Hindi pwede, di ba? Lagay natin, over 7. Ayan. So, 1 over 7 minus 6 over 7. Hindi pwede, Ate Glo. Kasi 1 lang siya eh. Okay, so kaino tayo manghihiram? Kay 8. Si 8 ngayon, magpapahiram. Si 8, magiging 7. Dahil ang denominator niya ay 7, kaya meron tayo dito 7 over 7. Kasi nagbawas na isa, di ba? So, yung isa, idadagdag natin dito. Ayun siya. So, 7 over 7 plus 7 is equals to 8. Okay? So, ito yan ngayon. So, itong 7 over 7, okay, i-plus natin ngayon itong si 1. Okay? So, 7 plus 1 ay magiging 8 over 7. Si, ito ngayon yung si 7. Okay? So, nakuha niya? Ito yan ha. So, si 7 plus 1 ay naging 8 over 7. Kaya, ilagay natin ngayon ito, ibawas natin ngayon ito, 6 over 7. Ito yung 1. Yan. Yan na na. Okay, so tanggalin ko lang ito ha, para hindi kayo malito. Okay. So, pwede na ba? Okay, ihiga natin. 7 and 8 over 7 minus 1 and 6 over 7. Okay, so pareho lang to, di ba? Ito ay patayo, ito ay pahiga. Okay, so from here, 8 bawasan ng 6 is equals to 2 over 7. 7 minus 1 is equals to 6. Ito ngayon yung inyong sagot. Okay, tingnan natin dito. So, sabi niya, 8 bawasan ng 6 ay equals to 2. Ang denominator nyo ay 7. 7 minus 1 is equals to 6. Ito na ngayon yung inyong final answer. Okay? So, yan ha. Okay, so, lagi pa tayo ng isa pa. Kasi halimbawa, meron nakalagay doon, simplified. Okay, tingnan natin. So, let's say halimbawa, nakalagay sa kanya, 9 and 1 over 8. Okay? And then, ligyan natin ngayon ng 2. Okay, minus a minus 2 and 2 over 8. Yan. Okay, so tingnan natin ngayon. Tingnan natin kung magkano to. Okay, so dito, sabi natin, 1 over 8, okay, minus 2 over 8. So, hindi pwede, di ba? Kasi 1 bawasan ng 2 ay hindi pwede. So, si 1, okay, 1 over 8, okay. So, si 1, manghihiram ngayon kay 9. So, si 9 ngayon ay magiging 8. 8 and 8 over 8. Okay, po niya? Okay, so, tingnan natin ngayon dito. So, ito ngayon ay magiging 8 and 8 over 8. Okay, ipa-plus nyo ngayon itong dalawa. So, 8 plus 1 is equals to 9 over 8. Ito ngayon ay magiging 8. So, ito ngayon, sasabi natin dito, minus 2. Di ba? So, minus, bawasin natin ng 2 over 8. Okay, so tingnan natin. Pwede na ba? So, 9 bawasan ng 2 is equals to 7 over 8. 8 bawasan ng 2 is equals to 6. Okay, ah, ito. Okay, so hindi natin pwedeng simplify kasi ang 7 ay hindi natin pwedeng divide sa 2. Ang 8 ay pwede natin i-divide sa 2. Okay, granting, ganito nga yan ang nangyari. Let's say, halimbawa, sabi niya, meron kayong 6 and 2 over 8 minus 1 and 6 over 8. Okay, so tingnan natin. So sabi niya, 2 minus 6, hindi pwede. Okay, so ito yung over 8. Ito yung over 8, ha? 2 minus 6, hindi pwede. So, manghiram tayo kay 6. Si 6 ngayon ay magiging 5. And then, dahil 8 ang denominator, 8 over 8. Okay, so mag-plus tayo ngayon. Nakuha niya? Okay, so ito na ngayon yung panibago ninyong problem. Okay, so gawin natin, 8 plus 2 is equals to 10 over 8. Ito ngayon yung inyong 5. So, binago na natin, di ba? Ibawas natin ngayon itong si, ay taga, dito nagay yung 1 yung minus eh. Dito natin nagay yung 1. Okay, so minus
1 and 6 over 8. Okay, pwede na ba? So, 10 bawasan ng 6 ay 4. Dahil ang denominator nyo ay 8. Okay, 8. 5 bawasan ng 1 is equals to 4. Okay, so ngayon, 4 over 8. Okay, so si 4, iti-divide din nyo ngayon by 4. Si 4, si 8, iti-divide nyo rin ngayon by 4. Kung ano yung ginamit nyo sa denominator, yun din yung gagamitin nyo sa numerator. Okay? So, 4 divided by 4 is equals to 1. 8 divided by 4 is equals to 2. Ito ngayon ay 4, tama ba? 6 minus 1, 5 minus 1 is equals to 4. Okay, ito ngayon, 4 and 1 half. Ito yung final answer ninyo, hindi itong 4 and 4 over 8. Kasi kailangan i-simplify natin, i-reduce natin. Okay, in simplifying terms, kung ano yung gagamitin ninyo. Okay, let's say, limbawa, meron kayo limbawang 28 over 35. Let's say, limbawa, ito na yung sagot ninyo. 28 and 35. Okay, so let's say, lagay natin dito na halagay. 2 and 28 over 35. Sabi niya, simplify. How are you going to simplify 2 and 28 over 35? Okay, isip kayo ngayon ng number na pwede ninyong i-divide sa 28 na pwede ninyong i-divide sa 35. So, we can use 7 here and then here also 7. Okay, so 28 divided by 7 is equals to 4. 35 divided by 7 is 5. Okay, so yun. O, ito ngayon yung mas mababa. Ang 2 and 28 over 35, ang simplified niya is 2 and 4 over 5. 28 divided by 7 is 4. 35 divided by 7 is 5. O, yun yung simplified niya. Kuha nyo? Okay, let's say, limbawa, meron kayong 40 over 48. Okay, paano nyo ngayon isi-simplify yan? Ano yung pwede nyo gamitin sa 40 na pwede nyo rin gamitin sa 48? Ito actually, pwede nyo gamitin ang 8. Si 40, i-divide nyo sa 8. Si 48, i-divide nyo din sa 8. So, 40 divided by 8 is 5. 48 divided by 5 is 6. Ayan, 5 over 6. Nakuha nyo? Ha? So, ganun yung gagawin nyo, ha? Kasi nakita ko kahapon, kahit dun sa mga grade 7, meron silang ganun eh, no? So, ito, para sa grade 5, ito yung gawin ninyo, ha? Okay. So, let's say, limbawa. Meron kayo, limbawa, nakalagay ng 11 and 2 over 9 minus 3 and, what do you call this? 4 over 9 pa rin. Sige, tignan natin, no? Okay, so paano ngayon yung gagawin ninyo? So, ito si 2 over 9. Okay, hiram tayo kay 11. Si 11 ay magiging 10. And then, magiging 9 over 9. O, yan na yan, di ba? So, ito ngayon, ipa-plus ninyo. 9 plus 2 is 11 over 9. And then, ito na ngayon, 10. Ito na ngayon yung magiging bagong problem ninyo. Okay? Okay, ito na ngayon. So, minus 3 and 4 over 9. So, 11 minus 4 is 7 over 9. 10 minus 3 is 7. Ito na siya. 7 and 7 over 9. Okay? Guys, thank you so much!